uwi ka na, so dapat panoorin nila yung mga yan. Back to our countdown, pasok sa number 3 ang tuition increase. Hindi naman pala sky's the limit ang nakaambang pagtaas ng matrikula. Nakapako pala ito sa inflation rate. For more on the tuition issue, here's Andrea Bautista. Kinalampag ng mga estudyante ang tanggapan ng CHED kaninang tanghali. Halos mabasag ang bagong gawang building ng ahensya. Nag-opisina dito ang Commission of Higher Education ay inutil at nagsahalaga lamang sa interes ng mga may-ari ng paaralan. Mahigit 200 ang mga estudyanteng sumama dito sa rally para hindi na ma-increase ang tuition fee. At ang sinisisi nila, ang Commission on Higher Education. Hindi daw kasi sapat ang ginawa nilang pakiusap. Sagot naman ng CHED, sinusunod lang nila ang batas. Ang problema kasi hanggang doon lang yung power ng CHED eh. Hindi niya pwedeng pigilan dahil sa batas. Mayroon ding karapatan yung mga paaralan. Ang karapatang ito ng mga private schools ay nakasaad sa Education Act of 1982. Tulad ng oil prices, deregulated din ang tuition. Malaya ang private schools na magtaas ng matrikula, basta't 70% ay magpupunta sa salary ng teacher. Pinapako lang ng CHED Memorandum 14 ang increase sa inflation rate. I-repeal agad o ibasura yung Education Act of 1982 na siyang sanhi ng deregulated environment sa edukasyon. Bukas ang deadline ng konsultasyon ng mga school administrators sa kanilang mga estudyante. Sa susunod na linggo naman, magsisimulang mag-submit ang mga eskwelahan ng kanilang proposal ng tuition increase. At sa Abril naman malalaman kung pasok ang increase sa darating na enrollment. Bago umalis, nag-iwan pa ng remembrance ang mga aktivista. Wrong timing daw ang tuition increase dahil sa global crisis. Andrea Bautista, The Evening News. Biglang tinamaan ng awa ang mga hog farmers na nakatokang kumatay sa may 6,000 baboy na suspetyang tinamaan ng Ebola virus sa Pandi, Bulacan. Dahil dito napilitan tuloy ang DOH at Bureau of Animal Industry na humanap ng mga bagong set ng mga matadero na kakatay sa mga baboy. Here's Fiona Rosario with story number 2. Imbis na mga baboy, mga sundalo at pulis ang nag-hello sa media kanina sa hog farm sa Pandi, Bulacan na apektado ng Ebola. Sinubukan ng media na kuhanan ng hukay sa likod ng farm kung saan inilibing ang mga baboy. Pero kahit 2 kilometro pa ang layo ng hog farm, umeksena na ang mga armadong bantay. Kaninang umaga dapat kakatay ng mga baboy na may Ebola. Pero sabi ng mga nag-aalaga sa mga ito, no deal! Hindi raw kasi nila kayang patayin ang mga alaga nilang malamang, naging pork chop, crispy pata, sisig at barbecue na kung walang Ebola. Because of the attachment na doon sa mga aliw sa mga baboy, no? Hindi nila makakuha daw na sila pa yung papatay doon sa kanilang mga inalagaan. Pero dahil init na ang Bureau of Animal Industry at Department of Health, sila na raw mismo ang hahanap ng mga sentensyador sa mga may sakit na baboy. We'll have 4 teams of 10 people that will be operating on 4 ships at tandem team per day. So we're estimating around 1,000 animals per day. And ang planong extermination, naka-PowerPoint pa. Gagamitan ng captive vault ang mga malalaking baboy para ma-incapacitate bago ito tuluyang patayin. Ang mga biik naman, kukuryentihin ng mga electrical prods. Sabi ng Bulacan Provincial Vet, magastos kung iisa-isahin nilang barilin ang mga baboy. 6,000 kasi ang nasa hit list at 10 piso ang kada bala ng bolt. There is a possibility of changing behavior, no? Kaya precisely, huwag na nating antayin ho yung possibility na mag-change siya ng behavior, kaya nga ho very costly yung gagawin natin. Nakita natin sa baboy, sinabi ng laboratory ng yan, we have to extinguish the pigs immediately. Siniguro naman ng DOH, hindi mapeperwisyo ang kalusugan ng mga taga-Pandi. Bukod yan, isang babuyan lamang daw sa Pandi ang may kaso ng Ebola. Marami sa mga mamamayan doon na kumukuha naman ng tubig sa deep well. Kaya nga yung dimensions ng paghuhukay ay isinagawa po ng BAE ayon sa regulasyon ng DENR. Parang sa ganun ay hindi po tatamaan yung water table.
Nangako ang provincial government ng Bulacan na tutulungan nito ang mga madi-displaced na hog farm workers. Tutulungan din naman daw ng BAI ang hog farm para makabawi sa pagkalugi. Papayagan naman itong mag-operate muli basta siguradong disinfected at may go signal ng BAI at ng DOH. Fiona Rosario, The Evening News. And before we give you our top story, here's a recap. Simulan natin sa number 10. 15 teams in the NBA, tinamaan na rin ang recession. Pati sila humihingi na rin ng bailout. Number 9, Defense Department, nagpa-earthquake drill. Number 8, mga Pinoy, pinakamalakas tubungga ng virus sa Southeast Asia. Parang si Joe B. Number 7, Obama seeks $205 billion for the war in Afghanistan and Iraq. Number 6, the mutiny in Bangladesh is finally over. Pasok naman sa number 5 ang suspension ng bagong LTFRB franchise sa mga taxi, jeep at bus. At number 4, pitong senador walang atrasan sa right to reply bill. Wala daw kinalaman nito sa press freedom. At number 3, student activists demand the abolition of tuition deregulation law. At number 2, caretakers of Ebola-affected pig farms refuse to take part in the extermination of pigs. Umabot sa 3.9 billion pesos ang lugi ng major oil player na Petron last year at dahil daw ito sa taas-babang takbo ng presyo ng langis na nagsimula noong July noong nakaraang taon hanggang natapos ang 2008. Bukod dito, nakaapekto na rin sa pagbaba ng kanilang benta ang sobra at madalas na pagbaba ng presyo ng mga kakumpetensya nilang small players. Aminado ang Big Three, hindi naman daw nila masabayan ito. Mas mahal kasi nilang nabili ang stock nilang langis, kaya't hindi nila ito basta maipantay sa presyong ibinigay ng mga small players. Duda pa nga nila, baka smuggle daw ang langis na ibinibenta sa ilang mga gas station. Pero sabi ni Petron President Eric Recto, posibleng makabawi na sila ngayong taon, lalo't naging less volatile na ang presyo ng krudo sa merkado. Ang mga independent players naman nanawagan na sa DOE at Finance Department para maimbestigahan ang sobrang baba na presyo ng diesel. Nakapagtataka raw ito, gayong nananatiling mataas ang presyo ng gasolina. Effective midnight, magro-rollback naman ng 22 pesos ang kada 11 kilogram tank ng LPG. Ibig sabihin, posibleng pumalo na lang sa 489 pesos ang kada presyo ng bawat LPG tank. Umabot na kasi sa $60 ang ibinaba ng contract price ng LPG sa world market. After dating for more than 3 years, Brazilian model Gisele Bündchen and National Football League star Tom Brady finally got married. The two tied the knot in an intimate sunset wedding at a Catholic church in Santa Monica, California. Bündchen, named by business website Forbes.com as the world's highest paid model, wore a gown made by Dolce & Gabbana. Halos karamihan naman sa mga guests, mga close friends at kapamilya nila. Agaw eksena naman sa wedding ang tatlong pet dogs ni Giselle na kasamang nagmarcha during the ceremony. Ito medyo interesting to. Sa Japan, nagunahan ang mga magsipaglublob sa putika ng daandang half-naked Japanese men bilang bahagi ng pagdiriwan ng Hadaka Matsuri o tinatawag nilang Naked Festival. Kahit anong lamig ngayon doon, hindi pa rin nagpaawat ang mga kalalakihan na lumusong sa putikan at magbatuhan ng putik sa kanilang katawan. Ang ibang participants, bitbit pa ang kanilang mga sanggol. Naniniwala kasi ang mga Japanese sa pamamagitan ng tradisyong ito, lalong lalakas ang kanilang katawan at malalayo sa anumang karamdaman. Sa mga graduates ng Mechanical Engineering, Samsung Electronics Philippines Manufacturing Corporation has a job opening for you. The company is now looking for mecha mold engineers. Ang requirement nila, at least 2 years experience in mold technology or in other related fields. Kailangan knowledgeable din in CAD and CAM software, as well as some experience in vendor subcontractor management. Syempre, advantage din kung licensed engineer ka na. You may send your resume to the info flash on the screen. And there you have it, the top 10 stories of the day. Mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. This is 10 The Evening News. I'm Amelyn Veloso. I'm Joby Francisco. And I'm Cherry Mercado. Good night, relax, chill.